hindi pa ikakasal din po. Ay, in fake news yun. In fake news yun. Ito yun. Ano, alam mo naman mga chismis yan. Mga unforgettable na wedding. Oo. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Siyempre, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang ipabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na nandiyan at laging nakaabang sa mga videos po natin. So ngayon, pag-usapan po natin yung isa sa mga naganap mga araw na kung saan si Mr. JDL together with Paolo Ballesteros ay nagsalita na patungkol sa ingranding kasal na magaganap ngayong taon. Kung saan si Mr. JDL nga po ay nagbigay ng kanyang saloobin, talagang makikita natin doon that they protected Alden Richards and Maine Mendoza at all cost. Dahil nga marami pong mga balitang nagkakalat ngayon patungkol po sa isang engranding kasal na magaganap nga di umano dito po kay Miss Maine. At syempre alam niyo po kung sino po yung tinutukoy nila dito at hindi po naiwasan at hindi po napigilan ang isa sa mga contestant po dito sa Pinoy Henyo. Nandun pa naman si Mr. Alden Richards sa gilid habang sinasabi niya yun. Panoorin natin itong video clip na ito. Ay, fake news yun. Fake news yun. Ay, totoo yun. Ano, alam mo naman mga chismis yun. Mga unforgettable na wedding. Alam ko po na kung isa po kay sa mga taga-subaybay ng longest running noontime show na It Bulaga ay napanood niyo po ang isang segment na ito kung saan ay binutatanga ni Mr. JDL or Joey De Leon ng isa sa mga fan na nagsasabing malapit na rin ikasal si Miss Maine. Kung saan sinabi nga nila na fake news yung mga kumakalat na ito patungkol nga dahil kung bubuksan niyo po ang mga social media platform even sa mga write-ups eh talagang lagi pong headlines itong si Mr. Alden Rich si Miss Maine Mendoza together with Mr. alam nyo na kung sino yon, ayoko nang banggitin yung name niya, na sinasabi po nila na ready na daw po at talagang pinangalanan pa nila kung sino po yung magiging best man nitong boy na ikakasal daw di umano kay Miss Maine ng July. Sinasabi pa ng ilan sa mga write-ups na magaganap daw ang kasal na ito eh kasabay ng kasal ni Miss Ma Salvador na tinuturing niyang kaibigan. Pero ang tanong ng marami, bakit po magsasalita si JDL ng ganun? At nakita nyo rin po yung ngiti ni Miss Maine habang sinasabi nila na fake news yung nabalitaan nilang ikakasal na nga si Miss Maine Mendoza. Kasi kung talagang ano po yan, legit po yan, hindi po magiging ganun ang reaction ni Miss Maine, 'di ba? Parang medyo ano sa part niya yon, medyo off sa part niya yon. Pero nung nakita natin yung video, eh talagang todong ngiti po ang isang Maine Mendoza habang sinasabi ni JDL ito. Marami naman pong mga fans si Miss Maine na nagsasabi na ito daw po ay parang they protected pinrotektahan lang daw di umano ni JDL si Alden Richards na hindi mapahiya doon po sa pagkakataon. Yun po yung mga usap-usapan sa Twitter, no? Pero just the same, bakit po kailangan nila magsalita? Or pwede din na parang iniiwas nilang pag-usapan kaya sinabi nila yon. Ganon po yung sinasabi ng marami. So ang tanong po natin, bakit kailangan po nilang banggitin yung mga ganong bagay? Dahil alam naman natin na marami po talagang nag-aabang sa mga ganyan. At marami rin po ang nalilito patungkol sa mga bagay na yan. Marami nang ang umayaw, di ba, sa mga fans po ni Mr. Alden Richards in Maine dahil po sa mga bali-balitang ganyan. Siguro po ang pinaka-the best thing that we can do is tingnan natin, 'di ba, kung ano po yung pwedeng mangyari at gagawin po or maganap nga sa July na sinasabi po nila. At the end of the day, si Alden Richards at si Maine Mendoza pa rin ang makapagsasabi kung ano ang legit at kung anong fake. Yan. So kinatuwaan din naman ang mga photos na lumabas ng sinuot Mr. Alden tong isa na parang medyo couple po sila ni Miss Maine Mendoza dito, no? Parang tila baga sabay silang bumili ng sinuot nila na ito sa isa sa mga episode po ng It Bulaga. Hanapin nyo na lang po sa YouTube channel po nila. At yun nga, pinag-uusapan pa rin yung mga bagay na ito. Ano nga ba talaga ang
secrets or ano nga ba ang kwento behind those videos, kung bakit na gano'n na lang po yung sinabi ni JDL live na live sa 8 Bulaga. Alam naman niya na hindi lang iisang nanonood sa 8 Bulaga, kundi napakarami. Ito pa isang video. Ano ngayon, main? Yan, si JDL lang talaga yung nakakagawa ng mga ganitong bagay kung saan tinutokso niya si Alden at si Main Mendoza. Tapos may mga komento siya na talagang aabangan mo dahil talagang meaningful at marami mga ano mga dahilan at marami rin pong mga rason kung bakit sinasabi ni JDL yan. Kasi siya lang talaga yung ganyan sa kadalawa eh. Kung matatandaan po ninyo, isa rin sa mga segment po ng One for All for One, yung unang araw na tumuntong si Alden Richards, yung comeback niya po, at dumayo pa sila sa labas kasama niya si Jose at si Wally. Habang ang kanila pong nahila doon na isang yaya, di ba? If you remember that, sabi po ni JDL sa kanya, ito talagang si Alden lapitin ng yaya. Ayun. So, nagets po ng maraming mga netizen po yun. And nandiyan din po yan sa mga videos natin, ipinakita ko po yan sa inyo. At sobra po yung tawa ng mga tao sa studio. At ganun din si Miss Maine, no? Si Maha naman todo, hindi po siya natawad during that time dahil katabi niya si Miss Maine Mendoza. Hindi ko alam bakit naging ganun yung reaction niya. So ito yung video na sinasabi ko po sa inyo. Yan, nakita niyo po yung reaction ni Miss Alden, Mr. Alden. Parang medyo sumeryoso po yung mukha niya, no? Nung sinabi po ito nung isang contestant. At si JDL naman, sinapo niya agad, no? So para wag na lang po humaba at wag nang pag-usapan pa, yun po yung sinabi ni JDL dito po sa segment na ito. So narito po ang clip. So ulit-ulitin ko po sa inyo at ilagay niyo po sa comment section kung ano po yung masasabi ninyo dito po sa isang segment na ito. Unforgettable na wedding. Oo. Pero balita ko po si Nate po ay kakasal din po. Ay, in fake so... news yun. Yun, totoo yun. Alam mo naman mga chismes ngayon. Mga unforgettable na wedding. Oo. Pero balita ko po si Nate po ay kakasal din po. Ay, in fake so... news yun. Yun, totoo yun. Alam mo naman mga chismes ngayon. Mga unforgettable na wedding. Oo. Pero balita ko po si Nate po ay kakasal din po. Ay, in fake news yun. Yun, totoo yun. Alam mo naman mga chismes yun. Mga unforgettable na wedding. Ngayon, pag-usapan po natin ito, isa sa mga POV po ninyo patungkol sa mga updates po natin kahapon. Narito po ang ilan sa mga komento. Unahin natin ang komento ni Ma'am Shidibinia Roldan. Sabi niya, ay nako Miss Darets, hindi na mawawala ang kontrabida sa Aldab. Deadman na lang sa kanila. Ang importante ngayon, na pagsasama na yung dalawang keber sa mga nagngingit-ngit dyan. Ayan. So ito na po ang komento ni Ma'am Shidibinia Roldan, ano, na totoo naman, di naman talaga mawawala yun eh. Kaso nga lang, di ba, nakakainis lang minsan. Parang yung kasiyahan ng mga seniors, eh, pinagdadamot pa nila. Meron pa sila mga sinasabi na hindi kagandahan. But anyways, bahala na sila. Sabi naman po ni Ma'am Shi Anselma Dagarag, mamatay sila sa inggit ng mga huda. Sige lang, Tisoy at Ming, galitin nyo ang mga ulupong. Haha, we love Maychard forever. Thanks, admin. Ayan. So ito naman po yung opinion ni Ma'am Shi Anselma Dagarag, dahil yung mga bitterness dyan sa mga nangyayari ngayon, eh, yun po yung kanyang sinasabi, bahala sila. And of course, meron pang isa, sabi ni Ma'am Shi Elizabeth Mendoza, dapat talaga work from home na lang si KC. Pagtiyagaan na lang pag Sabado, basta happy lang tayo pag present yung dalawa. Ayan. So napansin natin kasi buong week, parang nasa bahay lang siya, no? Work from home nga talaga siya. Or pwede rin na may mas inaasikaso at pinaprioritize siya, diba? Anyways, so naman po yung gusto nating lahat. Sabi ni Ma'am si Marisa Booking Quito, mas maganda pag si JDL lang, wala si Big Soto. Kasi pag nandyan, nakakasuka, puro bawal, lalo ng present si Pauline. Ayan. So naman po ang isa sa mga komento ni Ma'am si Marisa Mukingkito sa mga napanood niya, sa mga ano niya, no, yung mga
nakita niya dito po sa segment na ito. And for the last, sabi po ni Kim Joshua, apologies na sana miss na miss ko Aldab Nation. Kuya Alden Richards, buong araw-araw siya na lang, pilit mo buong araw-araw. Ayan. So, ito naman po ang sabi ni Mr. Kim Joshua, na gusto niya araw-araw niya makikita si Alden. Ano. So, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.